yun. Bago ang lahat, sasabihin ko yung 7 nominees kong bago dahil walang napaparamdam, meron ulit akong 7. Nakakalista na yun eh. Hanapin ko dito. Siyempre lahat yung nakalista dito. Kung may kikita ng sulat, ang pangit ng sulat ko. Day 7 nominees ko, ang 7 tao. Sana isa man lang dito may mag-accept ng challenge ko. Pag nag-accept nyo to, ay tuwang-tuwang. What's up, prepa? Andito ko, si Coco. Ngayon, ito na yung 7 day ko. Yung pang 7 days challenge ko. For today, nga pala, bago ang lahat, gusto kong banggitin lahat ng mga days ko. 1 hanggang 6. Yung verse ko, which is ito yung mga yon, banggitin ko. Jeremiah, John, 2 Corinthians, 1 John, Matthew, mga ngaral, at ang huli, which is Rome. O Roma, taga Roma. Yung sa first day ko, galing sa Jeremiah 33:3, yung ang nilalaman nun, yung tumawag tayo sa Panginoon at tayo sasagutin niya. Yung pangalawa, yung buong chapter yun ng John 17:1 hanggang 26, kung babasahin niyo ulit at mas naiintindihan niyo pa yun lalo. Yung napapaloob doon, yung sinabi ng kanyang anak sa ama na ito na yung oras. Diba? Pang third ko, galing sa 2 Corinthians chapter 5, 1 hanggang 21, buong chapter din yon ng 5. Napapaloob dito yung dapat sa pagbabago mo habang nabubuhay ka. Yung pangapat, sa libro ng 1 John chapter 2, 15 hanggang 17, na sinasabi dito yung huwag mong mahalin ang mundo o huwag mong mahalin ang sanglibutan, yung mga gawang sanglibutan. Then, siyempre, mahalin mo yung pamilya mo nandito sa sanglibutan. Okay. Kung gusto mo maligtas, siyempre gusto rin natin maligtas yung mahal natin sa buhay. Sa fifth, yung Matthew chapter 5, 43 hanggang 45. Ang sinasabi dito yung mahalin mo yung kaaway mo. Pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng bato. Ay, baliktad. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. It means, pag ginawan ka ng masama, gawa mo ng mabuti in the good way. Siyempre. So, sa mga, siyempre hindi natin masasabi yung ano eh, yung paano ka inaway ng ano mo, ng kaaway mo, sa paano dahilan, kung makukuha naman sa mabuting usapan, pag-usapan natin, hindi naman papaabutin sa paghantong na magkapatayan tayo, magkasira-sira ang lahat, diba? Pagpasensyahan, pag magkaroon ng mababang loob, humble nga, tulad sa akin ang natutunan ko dito sa Bible, tsaka sa Marcos sa buhay, na tinuturo sa akin ng paggalang, syempre paggalang, at pagiging mapagkumbaba sa kapwa mo. Kasi kung pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, syempre ano bang ibabalik sa iyo, mabuti din, diba? Then, yung sa 6 ko, galing sa mga ngaral o Ecclesiastes yon, clear ba? Chapter 5:1 hanggang 7 lamang. Sabi dito, huwag pabigla-bigla ng desisyon o pangako. Huwag tayong mangangako sa kapwa natin kung hindi naman natin tuparin. At doon naman nagagalit naman sa Diyos kung mangangako tayo, kung magpapanata tayo sa Diyos pero hindi natin tuparin. Ayaw niya yung tutupad ka pero di ka naman susunod. Gusto lang naman maging masunurin tayo para sa magulang natin, di ba? Pag niutusan tayo ng mga magulang natin o mga kapatid natin o mas nakakatanda, hindi natin sinunod,
Di ba, magagalit siya, di ba? Magagalit ang mga magulang, papagalitan tayo kasi simple lang, hindi magawa. Which is, sa ating mga tao, di ba? Depende yun. Kung ano man inutos ng mga magulang, isundin natin. Kung tama naman, di kung alam natin mali, ba't natin susundin, di ba? Huwag natin konsintihin yun. Kung ating mga magulang hindi tayo kinukonsinti, dahil yung mga inuutos o pinapagawa sa atin, para din sa atin naman yun, di ba? Then yung huli ko, galing sa aklat ng taga Roma, o Rome, chapter 12 hanggang 2. So let's say, sabihin ko na, ang sinasaad dito ko pa rin kinukuha kay Pink Bible, yung international version, ang sabi dito, which is, ang content is, living sacrifice, or living sacrifices, diba? Kailangan mong mag-sacrifice din. Lahat nagsasakripisyo, di ba? Tulad ngayon, sa panahon ngayon, marami tayong sinasakripisyo. Parang makapag-survive lang dito. Alam natin, tulad ko, pinipilit ko pa rin mag-survive na ako dito sa Dubai. Wala na akong trabaho at hindi lang naman ako nag-iisa na nawalan ng trabaho. Marami pang mga kababayan natin at dyan sa Pinas din. Lagi tayo mag-iingat at magdarasal. Siyempre, kailangan natin gumalaw. Gumalaw-galaw kasi baka may stroke. Ayan. Sa dito na lang din ako nagre-record sa mobile ko kasi yung DSLR ko, camera ko, mas mataas yung quality. Hindi kakayanin ng video editor ko dito sa mobile ko. So, sa Rome, chapter 12, verse 2, nagsabi dito, which is, do not conform any longer to the pattern of this world. Huwag daw tayong sumang-ayon o maging pattern natin yung sanlibutan. But be transformed by the renewing of your mind. Diba? Dapat maging transform o magbago na tayo ng pag-iisip. Na dahil alam naman natin kung ano yung mabuti at masama, siyempre bago natin yung pag-iisip natin, doon na tayo sa mabuting gawa. Diba po? Tsaka po, sabi dito, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Diba? Siyempre, kung doon tayo sumasang-ayon sa mga will ng Diyos, may assurance tayong tama yung ginagawa natin. Diba? Opo, totoo po yun. Diba? Lagi natin po iuuna natin ng Diyos na bago tayo magdesisyon, kailangan natin muna manalangin, hingi tayo ng senyales na tama ba itong gagawin ko, ganito, yung mga desisyon na nararapat, tsaka sabi nga, diba, huwag tayong pabigla-bigla. So, ito lang po yung panghuling verse ko. Sa lahat ng shiner ko, alam ko, magkaarugpong-rugpong din yun eh. Kasi, na-realize ko, ando dun yung yung tumawag tayo sa kanya, yung ano ba yung sinabi sa sabi ng Ama sa atin, ng Diyos na lumikha sa atin, yung wag natin ang mahalin ang sanglibutan, mga gawang sanglibutan, huwag tayo magmahal ng mga materialis na mga material na bagay, huwag natin ituon yung pansin natin doon, ituon natin yung sarili natin, yung mga mahal natin sa buhay, at lahat, it means yung mga soul. Kasi kailangan nating magsama-sama, di ba? Ayaw natin mahiwalay sa pamilya natin, lahat tayo dapat maligtas, di ba? Kung sino man yung nakay Kristo, siya yung maliligtas. Habang may panahon pa tayo at habang nabubuhay pa tayo, magbago na tayo ng ating pag-iisip, sabi nga sa Roma. At yung mga kaaway mo, patawarin mo na at alam nila man nila na papatawarin ka naman nila kung ikaw man ay may nagawang kasalanan. And always pray to God, no? Dahil napakabait ng ating Ama. Dahil kay Jesus, pinahayag niya lahat na may awat sa atin siya. Hindi tayo pinapabayaan. Laging nandiyan siya. And then, yun. Binasa ko lahat to. Hanggang 1 to 7 days ko. Totoo. At
ito, te-testimony ko rin sa sarili ko na marami rin pagbabago nangyayari, yung mga nasa paligid ko, lalo na yung mga kamag-anak ko, di ba? Wag na po tayo magtalo-talo kasi wala na mangyayari yan eh. Kumbaga, ganito yan eh. Sabi nga, hindi lahat ng tumatawag sa kanya ay pakikinggan niya. So, magbago na tayo. Kahit naman tayo tumatawag tayo sa kanya, kahit halos matulog na tayo sa simbahan o bahay sambahan o iglesia, ating sinapinagsasambahan, hindi pa rin tayo maliligtas. Ganun pa rin yung pinaggagawa natin. Aminin naman natin, no, sir, hindi totoo yan. Yun po. So, sana po marami po tayong napulot na aral dito. At huwag po natin kalimutan na mag-share din natin na Word of God. Magbasa tayo ng Bible dahil dito marami tayong matututunan. Sa marami pang libro, ito yung pinaka-important sa lahat. Kasi about sa relasyon sa Panginoon. Na kung ano yung ano, kasi tayo yung ano eh, totoo, tayo yung mga tupa. At ay mga pastol. Yung mga pastol, tayo na yon. Magiging tayo yun kasi tayo yung mag-share ng Word of God sa mga unbeliever, kasi tayo believer na tayo sa Panginoon eh. Kailangan nating panghawakan yung mga salitang yon. Step by step yon. Hindi natin basta-basta, uy, bago ka agad. Kasi hindi natin malalaman ng taong nagbago base sa mga sinasabi niya, kundi sa gawaan niya. To see is to believe. Ika nga po. Diba? Tulad ng kay Jesus, hindi siya pinaniwalaan. Bagkos, instead, gumawa siya ng himala at saka doon lang sila sumampalataya, doon lang din sila naniwala na ganito, ganyan. Gumawa siya ng himala, nagbuwas siya ng patay, nagpagaling siya ng bulag, ng lumpo, yun sa mga pinag-aralan ko. Napaka grateful, di ba? So, by the way, meron akong mga 7 nominees again for the last time sa mga in-invite ko, sa mga challenge ko. Parang wala pa akong nararamdaman. Paramdam naman kayo. Share naman kayo. 7 day lang sa loob ng 7 days. Kahit hindi kayo mag-video o mag-record, basta magbasa kayo ng Bible, mag-share kayo. Kung ano yung magandang verse na nabasa nyo, i-share nyo. Kung ano naintindihan nyo, i-share nyo. That's it. That's all po. And before, mag-pray po kayo. Yung nasa loob nyo, hindi nyo kailangan magkabisado o magpalt ulit ng mga dasal. Kung ano lang yung nasa puso nyo, ayun yung ipanalangin nyo. Tsaka ito yung natutunan ko dito, yung nagdadasal na ako tuwing gabi ng hindi lang pang sarili ko, kundi sa mga mahal ko sa buhay, sa mga lahat ng kakilala ko na pinapanalangin ko na basbasan kayo ng Panginoon Diyos na ipuin ng mga puso nyo at isipan nyo na magsipagbago na tayo. Alam ko maraming nagsasabi dyan na syempre hindi ko na kailangan alamin yun dahil ang Diyos ang nakakaalam nun. And nagpapasalamat ako sa lahat, Panginoon, na pinigyan niya ako ng kalakasan na kampanyang ito. And natapos ko itong 7 days na kahit may mga sagaban na dumarating sa amin. Yun, blessed na blessed ako dahil kahit hindi lang, ayos ako po. Kahit na may mga struggle kami, tulad ko wala akong trabaho, si KJK wala rin trabaho, yung mahal ko, yun, at least andyan siya. Pati yung mga magulang ko nandito, pinapanalangin ko rin na maging maayos ang lahat na matatapos ng COVID na to. Naway, bigyan pa tayo lahat ng akas ng loob at kapit na tayo sa Panginoon. Ayun lang po. Yun. Bago ang lahat, sasabihin ko yung 7 nominees kong bago dahil walang nagpaparamdam. Meron ulit taong 7. Nakakalista na yun eh. Napin ko dito. Siyempre, lahat yung nakalista dito. Kung may kikita mo ng sulat, ang pangit ang sulat. Day 7 nominees ko, ang 7 tao. Sana isa man lang dito may mag-accept ng challenge ko. Pag nag-accept nyo to, ay tuwang-tuwa ang Panginoon sa atin. Yun, number 1, classmate ko to ng ano, ng grade 5, si ano, si May Apad, si Doña Maria Karumiko, si ate. Hello ate, alam ko nahuli kitang magbabasa ng mga ano, yung Bible words eh. Try mo magbasa ng ano, Holy Bible, English or Tagalog guys. Yan,
Pasensya na kasi dito lang ako sa kwarto ko, as you see. Dito yung kwarto namin. Yung bed ko, yung kwarto namin. Ganito ang buhay ng OFW. Mangungupahan ka dito sa isang maliit na kwarto. Then, number 3, si Ate Jezebel. Name niya, Maria Margarita. Tamasa na po yung ano, yung si mama mo po. Sana po patuloy yung paggaling niya at makarecover. At matapos po yung mga ano niyo, mga siliran ninyo. And si Kuya John Dragas de Lara. Number 5, si Bon Rosillon. Si Kuya John yan, karumit ko din yan. Kasama-sama ko rin sa bahay yan. Bait yung tao yan, ha. Basta, okay lang kayo, ha. Kaya natin to. Si Bon Rosillon, naging ka-workmate ko to sa munisipyo ng GMA Cavite. Na ngayon, yung nasa Taiwan na, buhay o kaya kapal yung mustang naman yan to. I challenge you, ha. Nagawin mo rin itong ginagawa ko nang mag-share tayo ng word of God. Dahil napaka-importante sa atin to. Habang tayo nabubuhay. Hindi sapat yung gumagawa tayo ng mabuti. Ayun na yun. Si Jan G. Malia, hello brother, hindi tayo nag-uusap pa, hindi tayo nakakamustahan, pero God will lang, pag nakauwi ako ng Pinas, mabaning-baning tayo mga magtatropa dyan. Si Kuya, pinsan ko, si Kuya Ambin, Vito Aranyeses, yun ay yung last ko. At muli, maraming pong salamat sa mga sumusuporta sa akin, sa mga nagdarasal para sa akin na pagpatuloy. Ito ngayon, tapos na yung challenge sa akin ni Ate Rachel, sana kayo, ganun din. So, by the way, don't forget to subscribe to my channel. And sometimes, yung kakulab kong si Kuya JK, don't forget to subscribe also. This is his channel. And yes, if you like it, just like, share, and subscribe. Ayun lang po. Maraming salamat. Ito po yung aking last day ng 7-day challenge ko. Ng share of the word of God. And you can comment below sa may comment section. Then, if you have any suggestion o anong gusto mong gagawin namin, ibablog namin, basta sip, kasi quarantine mode pa rin tayo, diba? Habang wala pa akong episode, busy na ako. Ayun. Wala na akong ibang nasabihin, kundi maraming salamat. God bless you all. Okay, bye-bye.